Hello, good morning mga ka-plantips. Welcome po sa ating channel. So for today, ito naman po ang ating bidang halaman, ang philodendron, dalawang type ng philodendron po itong i-picture ko ngayon. Ito pong nasa camera is yung philodendron gigantum. Ito po yung talagang lumalaki, gigantum nga talaga, higante siya talaga pag lumaki. So far, ito naman po yung maliliit na version pa niya. Na propagate ko na po siya last time. Ang ipapakita ko po sa inyo is yung result na ng propagation. Somehow mabibigyan ko kayo ng pointers kung paano ko siya ginawa. Though hindi na natin gagawin yung actual, since makikita nyo naman, mapipigure out nyo na rin sa video kung paano sila na-propagate. So ito naman po yung isang type ng lacerum naman po yan. Philodendron lacerum. Yung may may design yung edges ng dahon niya. So start na po tayo sa pagpapakita kung paano sila na-propagate. So far ito po yung sa lacerum natin. Ayan. Bali diba po yung mga stem nila humahaba, pag lumalaki humahaba sila. So ginawa ko po, kinat ko siya. Ayan, kitang-kita nyo yung pinagkatingan sa kanya. And so far, meron na po siyang isang suloy. Ayan. Very promising na po yung suloy kasi mataba naman siya and healthy naman sa tingin ko. Yan po yung para sa lacerum. Tapos, eto naman yung sa gigantum na isa. So far, makakakita tayo ng tatlong suloy sa isang puno. So, iyan po yung essence ng ng pagpuputol noong nung humahabang stem niya, kasi doon tayo makakakuha ng pananim, either po na yung laman, kasi yan meron pa rin yung laman sa ilalim, either way laman at saka po yung pinaka stem niya pagka matured na yung stem niya. Ano po yan, capable din na mabuhay, or kung medyo maliit-liit pa yung stem, pwede naman ikat natin yung top, lalagyan lang natin ng sasamahan lang natin siya ng ugat para siya ay mabuhay. Then, makakapag-produce na tayo ng mga supang sa kanya. So, ito po, very malago naman po ang nangyari sa kanya, medyo malalaki na. So, yung pinagputulan natin is, ayan. Ayan po, soon meron na siyang dalawang suloy. Isang maliit at isang pwede nang ilipat. So, kung hahayaan lang po natin silang lumaki, talaga po, ang magiging way lang po niya is pataas siya ng pataas at palaki ng palaki. Pero kung puputulan natin, parami siya ng parami. And, mas maganda pagka mas bata yung puno, mas capable siyang magbigay ng maraming suloy or supang. So, mas marami tayong seedling, mas marami tayong halaman, mas marami tayong gigantum and lacerum na pwedeng makuha sa isang puno. Unlike kung siya ay isang mahaba lang, siguro mag-aanak din yan later, pero napakatagal kasi ang focus niya, ang concentration niya is nandun sa pagpapalaki. Unlike kung ikakat natin yung top, ang focus niya is to reproduce another seedling na kapaki-pakinabang naman sa atin, since mas marami tayong halaman, mas marami itong tayong puno in the future ng ating lacerum at saka ng ating gigantum. So eto na po yung mga pinagputulan ko, yung mga tops na pinutol ko sa kanya earlier bago pa magkaroon ng suloy. So eto na po siya, medyo na-expose lang po sa araw, kulang ng shade yung aming net, medyo manipis. So, yung iba, okay naman, itinago ko po siya sa ibang mas matatayog na halaman. So, naprotektahan sila. So, ayan. Sabay po nung pagsibol ng supang nila, yung pagganda naman ng tops na pinutol po. Okay. So, yan lang po yung tip ko sa inyo.
para sa dalawang type ng philodendron natin. Ang philodendron gigantum and philodendron na lacerum. So, kung mas marami po tayong puno, mas marami po tayong makukuha na seedling. So, yan lang po for today. I-share ko lang po sa inyo para magawa nyo rin in your own garden and in your own way. And kung gusto nyo pong mag-feedback para halimbawa meron kayong mas kapakipakinabang or mas makakatulong na tip kung paano siya i-propagate, open po tayo para sa kaalaman ng lahat, para makatulong tayo sa mga katulad nating plant lovers din. Sige po, yan lang po for today. Bye-bye. And don't forget to like and subscribe. Thank you po.